Gandang umaga. Halinga kayo at ipapasyal ko kayo dito sa San Juan Garden Hills. So nandito ang pangalunti ang mga halaman. Talagang natural. Kaya nga pag nandito ka, parang mas ma-appreciate mo ang nilalang ng Diyos. Ayan ang mga violet grass na ipinaligid ko. At nandyan din ang aming bedroom, no? At dito naman ang mga artificial na mga stones. So yun, so pag akyat mo, mayroong mga bato na hindi naman totoong bato, no? Pero at least sana pagdagdag sa kagandahan ng kapaligiran. At yung mga halaman na yan na tinitrim ng aking caretaker, no? So yan ay mabaybay sa iyong dadaanan papunta sa San Juan Garden Hills Village 1. At siyempre, bubuka na ang gate sa inyo para sa Village 1. Natural ang tanawin at ang tunog ng mga huni ng ibon dito sa San Juan Garden Hills. Kaya ito ay makikita ninyo dyan ang mga ibon nagtatago sa mga grass, ng mga violet grass, no? Yung mga kolasisi. Nandyan lahat sila, no? At siyempre, dahil sa serenity at kapayapaan dito sa lugar na ito, ay nais ko talagang ito ay ipakita sa inyo, dahil alam ko ang hirap ng tao ngayon ay wala na siyang panahon para magpahinga. Siyempre, puro pressure, puro stress. Ayun nga pala si Rap Rap. Pinangalanan niyan, Rap Rap. Okay, siyempre, para matutuwa ang mga bata. At siyempre, andyan nga, ay nakatago siya sa halaman, ano. At siyempre, katulad nga ng sinabi ko, ang tao naman ay marami na rin iniintindi. At pag nandito ka, mag-swimming ka. Ito nga, oh. So, pinagawa ko tong pool na ito. Umupo ka at mag-aabot ang tanaw mo ng tubig sa pool sa tubig sa lawa. So, kaya nga naging infinity pool. Ayan. So, ngayon nag-filter ako, no? At totoong nandito, ma-appreciate mo talaga ang kagandahan ng natural na environment na siyang bigay ng Diyos. No? Tingnan mo ang ulap. Tingnan mo ang mga bughaw na kalangitan. At tingnan mo ang bundok. Tingnan mo ang volcano. At tingnan mo ang araw. Di ba ang ganda? Hindi mo na maiisip ang problema, ang pressure, ang stress na binibigay ng mundo. Kaya nga nalimutan mo na nandito lang pala ang kagandahan ng kapaligiran na dapat nating nasisilayan sa araw-araw ng ating buhay. Kaya iniimbita ko kayo dito sa San Juan Garden Hills. Alam mo, hindi natin pag-usapan ang presyo. Kung talagang gusto mo na papasyal ka dito, gusto ko kasing maranasan mo yung miracle in this place. Ayan, no, tingnan mo. Gusto ko rin makapag-exercise kayo katulad ng ginagawa ko ngayon dito. Maliit lang ang pool, pero kaya mong kumampay ng mga 6 na beses, no? At ito ay sapat na para ma-exercise ang iyong puso. Alam mo, ginawa ko itong swimming pool na ito para rin ako'y magiging malakas. Kasi naisip ko, kahit na may edad na ako, gusto kong maging physically fit. Para sa gayon ay mas magamit ako ng Panginoon sa kanyang misyon sa mundo. Yun ako. Kaya nga sabi ko, itong lugar na ito sa San Juan Garden Hills ay napakaganda. At nais kong ipadama ang aking nararamdaman pag nandito ako sa mga taong hindi ko kakilala. Kaya nga nandito ako, nagme-message ako sa inyo sa YouTube. Puntahan ninyo ang San Juan Garden Hills at atin na lang pag-usapan kung paano ang magiging gastos ninyo rito, no? More than the income, I am really sharing this beautiful place to people, no? Dahil gusto kong dito nila matama at maramdaman ang presensya ng Diyos.
pagmamahal niya sa kanila. Ito naman ang aking bedroom at nandiyan ang nagtiktik na bulaklak ng bougainvilleang puti at yung nakatindig na yun, pencil pine na diretsyo-diretsyo. At siyempre, ayan ang view ng Taal Volcano, na isa-isahang area na ganito ang view na para kung malalapit ka. Siyempre, ito ako, kumakanta na naman ping umaga, no? And of course, how wonderful this place is all that God has given me. Di ba? So, ibig sabihin talaga naman, at lalo kong gustong awitan ng Diyos dahil sa blessings na binibigay. And I would always say, in this place there is miracle, in this place there is victory, in this place there is liberty, in this place all the sick are healed. Here today there is miracle, here today there is victory. Yan, totoo yan. At siyempre, gusto kong maramdaman ninyo itong miracle in this place. Walang iba kundi dito sa San Juan Garden Hills. Alam mo, isang oras lang ito kung galing ka sa Manila. Mag-skyway ka lang, lumabas ka sa Startol, sa SLEX, at pumasok sa Startol. At pagkatapos ng Startol, ang unang-unang exit, sa kanan ay ang Tanawan City exit. Baybayin mo ang National Road at malapit ka na sa Talisay, Batangas. Napakalapit lang. At ito ang aking mga kasamaan dito. Ito ay naayos namin ang terrace ng aking durungawan. At nais kong paggising mo sa umaga, ikaw ay makasilay sa ganda ng nilalang ng Diyos. At siyempre, pwede ka magkape. Para safe naman, inayos ko yung barandilya ng lugar na ito. At of course, ito ang duyan na kung saan ikaw ay maghele-hele sa tanghali. Dito sa lugar na to ay hindi masyadong maaraw kasi napapaligiran ng mga mapuputing bulaklak ng bougainvillea. Yan ang aking tao. Ang caretaker ko si Toto. Matagal na siya sa akin. At of course, ang aking kasama sa trabaho na gumagawa dito, si Mel. Siyempre, utang ko sa kanila ang lahat ng nakikita ninyong istruktura dito kasi na nagiging bahagi sila ng pagpapaganda ko ng San Juan Garden Hills. Muli, nais kong bisitahin niyo ako dito sa San Juan Garden Hills. Magkwentuhan tayo ng tungkol sa buhay, tungkol sa suliran ninyo, tungkol sa problema at bibigyan ko kayo ng pag-asa. Yan ang pencil pine. Ako, nakatindig siya. Kaya nga sabi nila para daw kayong nasa Italy pag nandito. Kaya nga ang tawag ko rin dito, Italisay. So nakakatuwa, no? Pero nagsimula ito ng isang bundok lang at ito yumabong ang halaman, nakiisa at nakikooperate ang paligid sa kagandahan ng tanawin dito na nilalang ng Diyos, no? At dito talagang makikita mo everything is cooperating. May napunta nga dito, sumisigaw, sabi niya, there is really miracle in your place. Eh bakit ka mo? Kasi nakita niya tong lugar na to, nakipagkwentuhan lang sa akin, sinabi niya may problem siya sa wife. Pero pagkatapos nun, ilang linggo lang nakabalikan sila. Meron namang isang pumunta rito galing sa Canada, nakong nag-iiyakan sa Village One. Sabi nga nung kanilang kaibigan, eh bakit ko daw pinaiyak? Kasi they felt something different in San Juan Garden Hills. Isang damdaming maaring hindi nila naramdaman sa kabila ng kanilang kasaganahan sa iba yung bansa. Dito lamang nila naramdaman ang tunay na kapayapaan. At alam mo, ang kapayapaan ay bunga ng Espiritu Santo. So ito ang gusto kong gawin na ma-share ko naman itong damdamin ito sa maraming taong hindi ko pa kakilala. Kaya nga sana maabot kayo ng YouTube channel na ito. Ako po si Bro Jonats. So nilagay ko ang pangalan Bro Jonats Vlog.
Sana, dahil hindi naman po ako teki-teki, sana ay marating kayo ng paanyayang ito. Text nyo lamang po ako o puntahan kami sa Facebook page na San Juan Garden Hills. Ang akin naman pong numero, 0977-465-7199. Ulitin ko po, 0977-465-7199. Mag-usap lamang po tayo kung gusto mong dalhin ang pamilya mo dito at hindi natin pag-uusapan ng gastos. Okay, so siyempre, nais ko lang kayong marating sa YouTube channel na ito. At lagi akong naririto sa San Juan Garden Hills. At of course, mayroon ding Airbnb na natatagpuan ito. Pero dahil nga binigay ko na sa inyo number ko, kung gusto nyong dalhin ang inyong nanay, tatay, para maranasan nila ang ganitong kagandang tanawin at ma-experience ang miracle in this place, sige na, tawagan nyo na ako sa 0977-465-7199. Magsisilbing paalaala sa ating lahat. Alam mo yung lamesa na yan ay galing yan sa Romblon. At nilagay ko yan dyan para kung sino man ang pumupunta rito sa San Juan Garden Hills, uupo dyan, mag-cheche sila para habang ginagawa ito ay talagang kakalimutan ang lahat ng problema. Diba ang saya? Ito na ang lugar na kung saan ako ay mananatili at nais kong makita rin ninyo. Hindi na kailangan lumayo pa sa ibang bansa at gumastos pa kasi dito lang ay mapagtatagpo-tagpo na ang mga magkakapamilya, magkakaibigan dito sa San Juan Garden Hills. Habang ako ay nandito at nagnilay, naisip ko, ano nga ba ang batayan ng isang tao para masabi mo na siya ay matagumpay? Naisip ko, dapat siya na yung taong hindi nagagalit. Minsan naririnig ko habang ang tao daw ay nagkakaedad ay lalong umiikli ang kanyang pasensya. Kabaliktaran ang aking natatanaw na ang isang taong nagkakaedad na dahil siya ay nakaunawa na, dahil ang lahat ay napagdaanan na, dapat maramdaman na niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang kapayapaan. Kaya para masabi na ikaw ay tagumpay na, hindi ka na nagagalit. Maliit na bagay ay nauunawaan mo. Dahil ang lahat ng ito ay alam mong may kadahilanan. Ikaw rin ay magiging tagumpay na kung hindi ka na nagagalaw ng dahil lamang sa sinasabi ng ibang tao para sa'yo. So hindi ka na nakikinig sa mga marites, sa mga chismis, dahil kabisadong-kabisado mo na ang iyong sarili. Ang mga istoryang kanilang gagawin laban sa'yo ay nagsisilbi na lang na paalala para lalo mong maiayos ang iyong pananalita, paggalaw, at paghusga. Pagdating ng panahon, ang iyong isipan ay nakatuon na sa kapakanan ng mga taong mas higit na nangangailangan. Ang kaligayahang idudulot nito sa mga taong iyong tutulungan ay hindi masusukat ng anumang bagay. Sa kabila nito, patuloy kang makakaramdam ng kaligayahan dahil sa pag-ibig na dumadaloy sa iyong katauhan.
hindi pag-ibig mo, hindi pag-ibig ng Diyos. Ikaw ba, kaibigan, napapaapekto ka pa sa sinasabi ng maraming tao sa paligid mo? Naisip ko rin yon kung ikaw ay nakatataas, sila ay nasa ibaba, kaya nakatingin sila sa iyo. Okay lang yon, napilitin nilang ibaba ka. Pero alam ng Diyos na kung sino yung naglalayon na ibaba ang ibang tao ang siyang ibababa. Ipagpatuloy mo lang ang paglingkod at gamitin ka ng Diyos para maging instrumento ng kanyang mga biyaya. Sana pagdating ng araw ay nabago natin ang mundo ng mga taong nakapaligid sa atin ayon sa bersyon ng buhay na ating inakda. At pagdating ng araw, tayo ay naging bahagi ng kanilang buhay at nabago ito dahil sa ating bersyon ng buhay na ating inakda.